posible man sagot niyan, hindi nanalo. Pero nung hindi ukol, hindi bumubukol siya, matandaan mo kung sino yung siklistang masipag mag-check sa'yo. Kaya hindi mo nakuha. Kaya hindi mo nakuha yung ano na yon, yung 92? Ah, oo, marami sila. Marami sila. Ah, marami. Tituluhan din ako chine-check. Sino ba 'to yung nag-check diyan? Makakilala ko ba? Yung mga nag-check na 'yan. Ay, yung nakakaano naman sa kanila, kung sasabihin ko sa kanila. Ah, okay. Ah, oh, yung 93. Yung ano, yung talagang yung kung kami-kami lang yung ay, di, halimbawa, ilagay na lang natin. Balik sa 92, ito, point 1 lang naman eh. Sige. Kung natao na may katulong ka rin. May katulong. Hindi, may katulong. May katulong ako. Kaso? Iba pa yung sarili kong diskarte. In case na nagkakapitinan talaga, ang team ko nandyan, intact naman sila eh. Oh. Saka lang naman kami nagkahiwaiwala ng suporta nung sinabihan ko sila. Sige, sabi ko, nagaw na sa akin sa overall. I-maintain natin yung team. Ah, nag-focus ka na lang sa team. Hindi naman ako ganun kano sa kanila. Ay. Okay lang ako, sabi ko, kaya ko pang dalhin to. 92 to ha? 92. Okay lang. Maami lang, susulong mo ng kawawang tagawang. Katayong utol ko eh, katawa-katawa yun. Alam, masaya. Bakit? May utol ka bang? Meron, Oscar Spirito. Meron. Asa na siya? Nasa ano ngayon, nasa Dubai. Nasa Dubai? Ah, nag-Malmurotor di pala yung kapatid mo na yan? Sama ko yun. Ah, okay. Hindi, nagsama kami yan, 89, sama so, kami. So, di, nagtapos ka, dalawang lap, panalo mo noong 92, tapos first runner-up ka. Ano nangyari noong 93? 93, yun na naman. Malas mapa, ang dami kong simptom. Ah, parang 1988. Ang lakas ko yun. Parang 1988 din. Hmm, ganun. Ang lalaki ng ano ko dito, yung Cebu, yung Cebu. Ah, sa Cebu ka sumimplang? Ay ba, doon, lugar nila ba yun ah? Di ba nakita mo yun malapit sa Royal Plaza? Di ba doon ang, di ba may island sa gitna? O na, lumipad kaya ako doon. Ah. Pag ganun ko, parang hindi, pinikit ko lang kasi nakahimit naman. Ano, pag mulagat ko, bakit? Grasa-grasa ito. Pag ganun ko, wala niya. Nasa ilalim pala ako ng satakyan. Oo, naranasan ko talaga yun. Tapos natuklap yung, ano, yung ring ko, yung natanggal yung gulong. Mm. Dumating kaya ako sa Royal Plaza, doon yung pinsline natin, di ba? Royal Plaza, narin ako yun. Sige, ano? Ayun. Tapos, 93. Tapos, 93, di, tawid tayo sa, ano, tawid tayo sa 1994. Ano nangyari doon? Ayun, may ano yun. Adi, pero yung 93, di, balik ko kuloy yung 93. Di, nakakuha ka ng lap. Oh, yun. Unforgettable na lap yun. Ah, nakapag-lap. Winner ka pa rin, 93. Kasi ito yun siya. Matagal, hindi ko na inaano talaga. Hindi ko na pinansin ba yung mga previous na mga laro. Wala niyo, nung nagpo-post itong si Eli Corpus, sa ano naman nila, kuda sa kanila si Eli Corpus, si Billy Bulen, tapos si Didi Amuraw. Uh-huh. Nagpo-post sila, sabi sa akin, Idol, sabi, may lap winner ka pala nung 93. Oh, wala akong matanda na. Hindi ito. Paala ko naman na magsisinungaling itong Jaryo. Sabi niya ito, dagupan, 17 lap. Ay, meron pala ako niya. So, nakailang panalo ka nung 93? Nakaisa pa. Ah, nakaisa ka pa. Ang dami-dami kong gasgas. Pero dami ka nga lang gasgas. So, malas talaga ng... Pero sa overall, natapos ka na ng 93 ng pangilan. Hindi na matandaan. Hindi na yung mga... Ah, hindi maganda. Kaya kung makikita mo sa master list, nandun pa rin yung... Parang, yata ko, maka... Dito yata, parang... Basta malayo ako sa overall ng 93. Kailan na may lap winner pa ako, nakarimita ko na si Ramiscal eh. Ah, ganun? Kasi si Ramiscal ang nagminsan sa... Parang yun, nakarimita yung ako nun eh. Sabi ni Elmer Ramiscal. Ah. Yan, nakakaano ko talaga. Ah. Kaya, ano... Hindi ko talaga maalala. Hindi, alam ka naman na magsisinungaling itong Jaryo, sabi sa akin. Ah, ganun. Yun, natitreasure ko yun na itong, no. Yung nangyari na gano'n ko sa Jaryo na mga record sa YouTube. Ah, oh. Di, at saka, ano, believe na ko na tandaan mo pa. 94 mo, tandaan mo pa. Ah, alam, 94 talaga. Una pa lang. Sa Mindanao pa lang kami. Ito yung tuhod ko, natahit. Ay, tuhod. Ay, tuhod. So, kaya hindi, malakas hindi ako nun. Biray mo yung biluwan, takluwan. Sinulo ko yun. We? Inabutan ako, may oras na kasi noon, may curfew. Kaya lang kung hindi nila ako pinatigil noon, takbo pa rin kahit masakit yung tuhod. Kasi inaantay ko yung magre-recover ako eh. Kaya lang malakas ako kung ang masakit lang yung tuhod pag nag-start. Kaya lang mga ilang kilometro, okay na naman. Kaya lang wala na, mabilis yung starting eh. Oh, pero nasa... Starting pa sa Liluwan, ahon agad. Siyempre sakit. Kalas agad ako. Pero natapos mo yung torneo?
Hindi sir, ano, pinatigil na ako ng doktor. Kasi yung doktor na, pag-doktor na kasi ang nag-send, kailangan na magawa. Oo, totoo. Yun ang, yun ang pinaka-time. Yun ang bad experience mo sa akin. Pinaka-pain nung ano. Pinaka-pain mo yun. Kaya na hindi na ako pwede talaga. Ah, yung 94. Kasi sa kalusugan mo na yun. Ah, totoo yan. Yes sir, sabi niya, ano, kamunang kumulit. Maganda. Basta yung mga 95, 96. 97. Parang 97 ka na nag-end, di ba? 98. Ah, 1998. Oo. Pang pito pa ako na overall international. Nang national na yun. International. Yung 1998. Hindi kung halimbawa, i-fast forward mo, 95. Parang wala lang. Wala na. Parang touring-touring pasal-pasal. Recover pa ako nun. Kaya nakakasali pa ako. Basta 91 lang ako hindi sumali. 91 lang? Kasi nung inano ko yung mga uniform na luma-luma, pero pa pala ako. Ah, okay. Wala akong maalala sa mga mangyayari dito. Nakakatuwa na sir. So pero 95, 96, 97 naglaro ako. Natandaan mo, may nakuha ka pang lap na. Di nakuha ka pa ng lap, hindi na. Wala na. Hindi na. Lap-lap na lang kasi matutuwa. Oh, lap-lap na. Lap-lap na. Diyan yung 98, bago ka bumaba, nanalo ka pa ng international. Yun na yung sinasabi mo. Hindi, wala na pong hindi na nanalo. Anong taon yun? Naka-top 10. Naka-top 10. Kailang matitindi na kalaban nun. Oh, kasi may sumbang. Oh, may pumapasok na dito ng ibang pansa. Si Wong Campo. Kasi ang style nung 98 kasi si WBO. No, 98. Ang style naman kasi 98, yun ang magandang nangyari sa Pinoy. Nagkaroon ng kaunting pagkakaisa ba? Kasi centennial ano natin yun. Napansin ko yun. Kapanoonan ni Ramos. Centennial tour yun eh. Centennial tour, tama. Pag Pinoy ang tumitira, halos walang tumitira, walang umaanong ano. Pinoy na humahabon. Oo, kasi yung pansin. Kasi nagkaano na nga ng pubya kay Wong Campo eh. Eh, nung gano'n naman nangyayari. Sino si Wong Campo? Yung nag-champion nung 97. Ah, 97. Pilipino? Pilipino siya? Umagaw kay Victor. Kaya lang dapat si Victor ang champion. Victor Espirito. Nung nag-gapan to Santa Ignacia yata, yung 10 trial, bumaliktad lang si ano nun. Seconds lang laban natin. Si Victor? Oo. Victor Espirito? Oo. Nagbumamit sila nun ng proto bike, yung mas maliit yung gulong sa harap. Mm-hmm. Proto bike ang ginamit ni Victor nun. Ah. Kaya lang kung hindi bumaliktad si ano, si Victor, siya pa rin ang champion dapat nung 97. Bumaliktad lang si ano, nag-crash lang siya. Malakas si Victor nun, meron ba ko sa lakas? Nung hindi lang bumaliktad ng time trial, nung natumba siya, siya ang champion kasi seconds lang ang labanan. 1988 to. Kasi ang nangyari kasi, nung kami dumaan sa kalsada, hindi pa umambun. Nung sila na, kasi sila yung bandang huli, ipahapon na yung umura. Umambun na. Na-crash yung si Victor. Alam ko yung kwento niya. Kasi kahit ano na, hindi namin pinapakita yung mga suporta ba pag yung mga tumitira yung kalaban. Talagang hagad-hagad namin yung mga yun. Oo, kasi nagdidepensa kami. Depensa na. Kasi bansa to bansa na pinagabanan. Kasi ganun-ganun na. Kaya lang ako, hindi ko masyadong pinapahalap yung mga suporta na. Kasi as a team, may team kayo eh. Kaya lang pag alam na, sabi ko, kaya alam malakas yung si Wong Campo talaga, may lakas na may utak. Ah, okay. Pero sa buong career mo sir na nag Marlboro tour, sino yung pinaka matandaan mo lang na pinaka close friend mo, naging ka-teammates mo ba, nakalaban mo man siya o naging kakampi, may close friend ayon sa close friend talaga. Mostly talaga yung ka-team mo, yung para ka-team. Kayong halos lahat sila kasi. Halos lahat sila. Pagdating sa ano, parang magkakapatid na, ano talaga. O, nangyari sa'yo, parang nagre-report pa yung bawat. Pero nakailang team ka? Sa 11 years ba? Na nasa Marlboro? Nakailang team ka? Kasi ilang, tumigil ako, ang unang sali ko. Oh, anong 1988 ka? 87 ka? 88 na. Anong pangalan? Anong team? Mabiriks ako. Mabiriks. Tapos sa natapos kami, Mabiriks saka Ispangasinan kami. Yun na. Ay, yung dalawang yun. Ispangasinan. Mabiriks. Mabiriks saka Ispangasinan. Yun ang team ko. Kaya ang ano ko mulat sa pool talaga, Mavericks team ako. Yun ang parang ang dati kong team una, Rupers, so Mavericks, Rupers yata yung una kong sali. Kasi Cam. Nung nag-88, nung nagkapitan ako, Mavericks talaga yung hawakan. Dun sa career mong nag Marlboro tour, sa tingin mo sino yung masasabi mong magaling din talagang coach? Coach? Coach ka? Ibang usapan yung pagdating sa coach. Kasi ganito po ang sitwasyon ng coach.
Oh, sige nga. Kumbaga ano naman pa sa akin ha? Mm. Kasi ang coach doon, ito ang sitwasyon ng coach. Mm. Actually, pag sinabi sa ng coach, in the long run ng practice kasama ang coach. Ngunit ang coach noon hindi. Pag buo na yung team mo, saka kailangan mong kita-kita sa starting ng tour. Diba ba? Ganun, diba? Mm. So yung coach, halos hindi mo nakausap yan. Mm. Pakakasalamuha mo lang yan pagdating mismo sa ano? Sa laro na sa mismo. Laro na mismo. So wala yung mga briefing sa'yo, wala yan. Mm. Actually, ang gagamit ng coach talaga nun, siya yung nagkukonfile ng mga oras nyo. Mm. Siya yung nagkukoordinate sa mga official. Mm. O ba ganito? Kasi minsan nagkakaano din sa oras eh. Mm. Kaya ganun ang coach nun. Hindi katulad ng coach ngayon, sa practice pa lang kasama. Kasama na, oh, totoo. So ang coach nun talaga, nung panahon namin, sarili mo coach mo. Ah, ibig sabihin, kung ikaw tanungin, mas okay yung style ngayon kaysa dati. Kasi ngayon, kasama. Opo, ganun. Kasi may nag-guide na sa'yo eh. Mm. Ngunit kung i-confirm mo yung pangyayari nun sa kaa ngayon, mas madiskarte yung mga pro nun. Dahil kahit sarili na lang yung coach nun. Ah, wala nagtuturo talaga. Ah, so, wala. Magkita-kita ang coach, pagbuo na yung team, doon na mismo sa tour problem. Oh, so ngayon, ang hawak ng coach, yung papir, yung kung ano yung record na. Ah, kanina narinig ko, nasabi mo, ang pinaka-best coach na gawin mo sarili mo, yung sarili mo, yung coach mo. Coach mo oh, sarili. Wala po yung, kasi ganito po kayo, fairness naman sa mga nagpo-coach nun. Kasi ang nangyayari kasi, dapat ang coach, mas mataas yung performance na dapat sa player. Yung player, diba? Siyempre, mas experience na naman siya. May broad yung knowledge niya to sa laro. Yung coach, yung kinu-coach niya, 2 times champion, player, ganyan. Yung fairness sa kanila. Ngunit ganun talaga ang pangyayari niya. Ang coach, ang pinakapapil niya talaga sa amin noon, alin niya yung record, na hindi kami madaya, tapos tuturuan ka din ng mga magandang gawin mo, ganyan. So, kailang mabait ang coach ko nun. In fairness naman. Sino? Kaya si Sir Ubaldo. Ah, si Sir. Buhay pa ba yun? Oo, mabait talaga. Buhay pa ba yun siya? Oo, 77 years old na. Nagpapait nga rin. Ngayon? Taga saan siya? Tapos Rubio, Pangasinan. Kailang nasa season Pangasinan niya. Okay. Gusto ka nila kung ano yun, minsan nila inibita. Sabi ko, tayo, pag makapag-insan lang. Pag wala na yung pandemic, puntahan natin. Oo, sabi ko, puntahan natin yan. So, sa mga ka-team mo, sino yung hindi mo makalimutan na ano? Lahat sila, hindi kong makalimutan. Kasi alamak, si Solomon, yung si Oscar Espirito, yung Itrata Brothers, nakatim ko pa yan. Si Alex Lopez, si Bibat, yung Edwin Bibat, Daniel Pablo, karamihan sila, buhay pa. Oo. Meron na pala, ang wala na kanyan, si Edwin Bayuga, yung Bayuga Brothers, nakatim na yan. Diba, shout out pala sa kanilang lahat. Si Cam dati, si Nasoles, ganun. Pedro Solis, yung kauna, yun ang mabait na kauna na akong kanyan. Ako malalay talaga sa akin nung nag-rookie ako. Saka si Offering Valdez. Yun, nakatim ko talaga yun. Kasi yung iba namatay, nakatulad ni naratin namin yung mga yun. Naging close ko lahat sila. Yung mga iba naman na hindi, nakakaano ko naman sila sa FB. Talaga? Oo, nakaka-unay ko sila. Ayun. So, pero, sir, tawag nito, dito ko isingit ngayon yung topic natin kanina na hindi natin na ituloy. Paano ka ba dati nagpalakas sa ensayo? Kung may maituro ka sa mga kabataan ngayon. Napaka-crucial part to. Kasi hindi nga talagang magbigay ng tip nung ganun-ganun lang sa dalili. Pag sinabi ko kasing ensayo, sa totoo lang, nakukuna-una, parang wala lang yan, nagkahili ka. Yun na stage 1. Stage 1, tapos nahili ka, laro-laro. Sa ensayo, actually naman talaga, laro-laro lang, wala pa naman eh. Kailan nung actual talaga na sinubuha ko talaga maglaro. Kasi sa totoo lang, alam mo sir, yung fixed bike na sinasabi, yan ako lumakas talaga. Sa fixed bike? Sa fixie, yung fixie. Walang preno at saka. Kasi yun ang pinakauso na laro sa amin nun, halos linggo-linggo. Kaya lang off-road siya yung ang oval naman dati diba, hindi ba? Yung kiladkad lang na lupa. Lupa. Lubis na lubis talaga ako. Kumbaga sana okay lang ba? Ano ba yung graba? Hindi naman. Buhangin. Either buhangin o lupa. Depende kung saan yung nadaanan ng breeder. Halimbawa, mag-i-held ng laro. Invitation yon. Sa Pangasinan, naro, sa linggo-linggo nun. Halos may build room dahil sa bayan pa. Kaya di-invitahin ka, sali ka. Sali ka lang. Doon ko talaga naranasan yung unang laro ko na yung talagang bike open na ba? Yung natatandaan ko na May 15, 1980. Nandun pa nga sa bayan, natuwa nga ako nung umuwi ako, nakita ko pa eh.
Ang ganda pa ng mga trophy noon, maganda yung pagka-nickel ba? Gold na gold pa talaga. Natatawa nga ako. Di, yun, naglaro ako. Yun ang magagandang pangyayari. Bakit siya? Kung talaga nga sayo, sayo talaga yung laro. Yung lahat na malalakas, di alam mo yung kurbana, iba ko, palaging kurba yung oval. Well, nung last round noon, di push 200 na. Hindi ako, bilang ako, bilang bagito pa, no-base na natawag. No-base tawag na ngayon, newbie. Di naghatawan na. Di hataw na, di pag last na kurba na, di ba, gitgitan na. Push 200 na eh. Eh, yung newbie, yun yung sunod-sunod lang, yun nakapusto sila. Di yung last na kurba na, di sa bilis ba? Walang na-overshot sila lahat. Isa lang natira sa harap ko. Eh, kaya-kaya ko nang rematihin yung harap ko. Kaya ako panalo. Ah. Oh, nakakatuwa talaga yun. Nangyari ulit yan nung bago ako talaga pumasok sa pro. Ah. Nung inano akong lumaban na sa pro sa... Yun nga nakakatuwa yung pinagpupintuan namin yung misi kanya bago ako pumasok. Ito sa rin, kukwento ko lang. The big guns, mga si Katam... halos buong big guns ng Pangasinan. Katambay, Cariño, Sikam, Sabala, Sinosis, Agno. Basta marami sila, mga Cariño, ganyan. Basta mga Cariño brothers, si Trata brothers dyan. Di sa amin kasi, year, taon-taon talaga, may pista, taon-taon nagpapalao talaga. Kaya, yun na, kaya maraming nasubisibol talaga ng malakas din dahil maganda na yung binyo ng isaywan. Ito talaga nangyari, nakakatawa. Hindi ko talaga makalimutan yun. Hindi na lang, mag-pro ka na, kaya mo na. Kaya nakikita na yung performance sa ensayo, kaya mo na. Sige, may laro sa ganitong araw, may March 24. Kaya, tanda ko yung March 24 kasi yun yung fiesta sa amin. Di ito ngayon, criterium. Ang criterium, napakahirap na laro yan. Sa totoo lang. Lalakas ka dyan ang pick-upan, cadence mo. Ito, persano ko talaga. Ang criterium, pag ikaw nanalo dyan talaga at matatalo mo yung mga big guns na yan, may bubuga ka talaga. Ngunit sa party ko, hindi ko sila tinalo. Tinalo ko lang sila, accident. Bakit kamas na ito ah? The last two rounds, pustuhan na. Kasi mga isang kilometer siguro sa akin. Alam, square-square. Ngunit yung isang diretso, mga 400 meters siguro. Dito pa lang sa last two na kurbada, kasi ito yung finish, last two pa na kurbada, pustuhan lang. Eh ako, bago ako, hindi pa ako masyado, basta sunod-sunod lang ako. Ito ngayon, di dumiretso na. Pagka diretso, tumira ngayon. Tungo ko, sinong bumilog ng ano yun, kung si Caleb, si Ika, basta yung mga bigyan sa Pangasinan, malalakas talaga. Ako tutok na lang, hanggang tutok na lang ako dahil ano na ako, nag-stomach ache na ako, isa sobrang puwersa. Yung pressure talaga, as in pressure speed talaga. Ito kayo nangyari. Pagdating sa last na kurba, eh yung tao nakabakod ngayon sa kalsada. Na-overshoot sa sila, napunta sila sa lab ng likod ng tao. Hindi na sila makapunta sa finish line. Hindi ako, kahit mabagal ako nananalo. Ano na sila lang sa likod ng tao, hindi na makapunta sa finish line. Yung, tao yun talaga. Eh, ang ganda pa naman ng trophy nun sa kayong tinatawag na may premium ka ng 5,000, malaking bagay na yun. Oo, mga 80s. Yun talaga hindi ko makalimutan no, bago ako nag-pro. Tingnan mo, sabi ng mga mo, natalo mo na kami. Paano kayo hindi matalo? Na-overshot kayo na. Punta kayo sa nasumagsad kayo lot. Eh. Yan, si Sikam, Katambay, Caleb, Sabala, lahat sila. Si Noses, aman si Noses, magaling yan. Eh si Noses, yun ang gustong-gusto niyang laro ni si Noses kasi maliit siya. Lakas tulik up. Ay, maraming kasaysayan na nakakatuwa talaga. Kaya yun ang isa hindi ko so, talaga. So, yung mga, doon sa mga ka-teammates mo na, mga paborito mo na mga ka-teammates, kung may sasabihin ka sa kanila, o halimbawa, i-shoutout mo sila kung may sasabihin ka, anong mga salitang yun? Ah, yung mga ka-teammates. Oh, mga ka-teammates ko nung ano, hindi ko na babanggitin isa-isa. Ito na naman po tayo. Back to the road tayo. Sinalins ako ng mga dati natin unang malpututo na napaganda naman dahil kahit papaano pasyal-pasyal ito na meet ko ngayon si Tida Ikeb, isa pong vloggers natin na ngayon na matagal talaga niya akong sinasabihan nung una pa siya, nung bago-bago pa siya. Gusto na niya talaga akong makita. Kaya nasabi ko naman, hindi pa buo yung bike ko. Anytime na buo ng bike ko, ina. Sa pamamagitan ng ayuda, salamat pala sa nagbigay ng ayuda ba. Sa mga katimit ko, kung pwede pa kayo, sige, magkita-kita tayo. Kasi wala naman tayong gano, hindi mag-expose din tayo kung konti habang kaya pang pumidad. Tama. Saka isa pa, ito na yung naging buhay natin dati. Na alam ko naman, masaya kung babalikan natin sumandali yung mga panahon na pinagsamahan natin. At saka mga kapwa ko, mga siklista ng Marlboro Tour,
masaya dahil may physical meeting na ngayon. Inano ni Mayor, ni Vice Mayor Ramores. Oo nga, oo nga. Nalaman ko ngayon. Lahat po ng ka-GC ko dyan. Mm. Ito. Hindi ito. Pag nahuli na ako ni ano, ni Kiday. Hindi mo na matanggihan. Hindi, pag na-upload ko kasi ito, ano to eh. I-share na lang natin. Kaya lang, sa totoo lang, may channel akong ginawa. Okay channel. Hindi, wag. Buhay Siklista. Ano? Ano mo nga, vlog mo nga. Buhay Siklista. Buhay Siklista. Buhay Siklista. So, yun. May mga gustong tumingin doon, kung gusto nyo makapa ako, ano, makita yung mga records nyo dati. Mm-hmm. Kaya lang, hanggang 92 lang din, narapan ako mag-confine nung 93, 94 na. Pasensya muna sa mga, ano. Oo nga. Oo, tama. Kaya, sa lahat ng mga siklista na gusto pang mag-bike na kaya pa, fight. Kasi, ito ang experience ko, sir, sa ano, ikwento ko lang. Yung first time kong yung lumabas talaga. Pasalamat ako. May isang nakakilala. Yung si Itchel Nugget ba yan? Si Itchel, Itchel Nugget. Kaya lang, muntik ko rin yung nakilala kung hindi ako nagtanggal ng sombrero sa sombrero. Kapismas. Kaibigan ko si Itchel. Magaling, mabait yun, si Itchel. Nasa ano po siya, Solar Bike Shop. Doon Solar Bike Shop, tama. Sa Kabading, Buso-Buso. Shoutout niya, si Itchel, sa Solar Bike Shop. Bike Stop. Solar Bike Stop pala ang nakalagay doon sa kanila. Sir, ano bang pwede natin sa kanila? Yun, tapos, Doon sa mga masipag masipag magbantay sa iyo. Anong may wag nagiging mensahe mo sa kanila? Yung kapanahonan ko. Kapanahonan natin nung nasa Turka. Pinasalamatan ko sila dahil palagi kasi sinasalit ka. Sa hirap at ginhawa hanggang sa malaglag kami. Sa overall si Basibas sa kasi si Daga, si Binabintura, nadamay. Hindi nila alam. Kalalabas ko lang ng ospital noon. Nalaglag kami pare-pareho. Di ba? Masarap. Kaya lang salamat sa kanila. Mm-hmm. At kung may nagawa man ako na medyo kasi gulangan noon eh. Gulangan, natural lang sa laro 'yon. Nasaktan ko man sila ng panahon na pasensya na, part of the game. Part of the game 'yon. Doon sa mga kabataan natin na gustong alam mo na, paulit-ulit ko sinabi din sa ibang mga mga kapwa din siklista. Ikaw naman, sir, anong may payo mo sa mga kabataan niya? Maganda to, sa party na to. Ito kasi, gusto ko talaga. Anong may payo mo sa kanila? Ngunit ipapahapya ko na rin dito at sa tulong ni Daiki, alam ko magpo-prosper ko. Basta ang ano ko lang, kung sino may gusto. Yes. Hindi ganun talaga. In fairness naman sa mga iba. Ganito po yan. Sa lahat po na baguhan, UB, kung gusto niyo maging malakas, fine. Pag nakapunta na kayo ng Buso-Buso, malakas na po kayo nun kasi hindi na nandun kayo sa Buso-Buso, hindi sa ospital eh. Tama, totoo yun, tama. Iba po yung mas malakas, at may kakaibang lakas. Kaya kung titignan nyo, maging sa laro, may kategory, may level talaga yung nangyayari. Ngunit sa mga baguhan, ito po. Dapat habang bago po kayo, ito po para sa lahat, lalo na, sa mga inspirado at seryosong siklista na maging competitive in the future. Ito hindi ko sinasabing 100%, ngunit sa akin 100% ito. Dapat makilala nyo, ito ano to, may trick ito, kailang kutipin nyo may. Ipahapya ko lang, hindi ko sasabihin nyo. Dapat makilala nyo talaga kung sino ang best teacher sa pagbibisikleta at sino ang magiging best trainer nyo. Kasi ang coach hindi pa naman hindi pa involved. Kasi for the first time sa pagbabay mo, best teacher hasta ka best trainer. Once na nakuha nyo yan, kung anong kahalaga ng best teacher sa ka best trainer, sasabihin ko sa iyo, in the near future maging competitive. Malalaman nyo yan pag sasabihin ko, ipapat talaga kung paano yung maging. Totoo yun. Kasi dinaanan ko yan eh. Kasi sa totoo lang, pagkatapos ng year, Rookie of the Year ako ng 87. Kaya ang pinakamalaking tanong sa akin, hanggang ngayon hindi ko nasasabi sa lahat. May ilan nilang nakaalam. Hindi ko nasabi yan. Saga hindi katulad ng ganito, na pangkalahatan. Hindi ko talaga sabi. Ang tanong sa akin ito, Mr. Espirito, sa payas mong niya, din ang sabi sa akin. Kasi. Paano ka nakatapat sa mga big guns? Kung titignan mo yung mga big guns, lalaki na kayo ng katawan. Matangkad pa. Oo. Sa payat mo niya, paano ka nakatapat? Anong ginawa mong ensayo? Yan ang tanong talaga sa akin. Kaya ang simple lang ang tanong ko, secret. Ganun. Ngunit tinabi ko rin kung anong detalye ang ginawa mong ensayo. May ensayo talaga na dapat gawin. Lalo na ang kalaban mo, unexpected
kung anong mangyayari sa'yo kung kaharap mo na sila. Mm. Oh, di ba, sir? Ah, tama. So dapat ang talagang cycling pag ang seryoso ka talaga, naunawaan mo kung ano pinapasok mo. Mm, totoo 'yan. May unawa ka. Totoo 'yan. At bibigyan mo 'yang halaga 'yan sa pagkatao mo. Ah. May action ka talagang gagawin. Mm. At sa action mo na 'yon, mag-serve ka tao, may sakripisyo ka talagang gagawin. Ah. Para mag-prosper talaga. Ah. Hindi kung mo nakakuha ka ng tip, nakakuha ka ng kanyan, instant malakas ka agad. Hindi ganoon. Mm. Talagang mayroong katagang tiyagang mangyayari. Gradually, ma-achieve niyan. Lalo na kung magkaroon ka ng competitive. Na kung si Kidaikib at bigyan niya ako ng pagkakataon o i-assist niya ako sa pag-bablog nito o pagbibigay nito. Mm. Talagang i-ano natin yan. I-ano namin talaga. Mm, i-compile, isa-isahin natin. Kasi may proof to eh. Hindi haka-haka, puro-puro, hindi. Mm. Talagang pag nalaman mo yung kahalagahan ni best teacher sa kani trainer, talagang pwede kang maging competitive. Ah, okay, good. Saka yung mga technique ng sayo, ganyan-ganyan, marami yan. Napakadali lang naman yun. Madali lang. Kasi marami akong nakahanda na mga Kaya nagpapasalamat talaga ako ng malaki kay Kidaikib dahil binigyan ako ng pagkakataon na ganito na gusto ko talaga i-broke out dito. Kaya sino ang makikinig, di ba? Na yung madlaka, nakalimutan, dito yun, isa lang nakakilala, di ba? Ngayon, may isa, masaya na, di ba? Ngayon 4,000 lang naman ang manood na sa inyo dito, 4,000. So, yun, sir, nakakatuwa talaga na napagbigyan mo talaga ako na ganito. Kasi alam mo naman, nang tagal mo lang minuhuli, talaga hindi ka sabi ko, hindi ko naman eh. Hindi. Wala, ako, sa akin, tinuring kong isang advocacy, tinuring kong isang mission na pasalamatan din kayong lahat ng mga veterano kasi kayo yung nagpasaya ng mundo ng cycling nung kapanahonan niyo eh. So, yun nga sir. Oo, kaya saludo. Oo nga, sige, kaya saludo kami sa inyo. Yung mga kabataan ngayon, papatunayan pa lang nila na paano sila lumakas sa future. Eh kayo may napatunayan na kayo. Kasi ito sir eh, bilang ikaw nandiyan na, nagpasalamat po ako sa nang malaki sa inyo. Yan nga, nagkaroon kami ng pag-asa kundi yung na-exploit din kami. Oo nga. Kasi ang kasi dun sir eh, ito ang isa kasing, well, hindi naman sa intriga o ito kasi hindi ko maano na talaga na makalimutan nung minsan, di bagong pasok ako dun sa Philippine Cycling History. Hindi pinakipag-sika ako. Ang tanong sa akin nung isa, ang tanong ngayon, sinabihan sabi niya kay Inay at kay Admin, kay Guru Hibulid, sir, sino ba si Gonzales Espiritu? Hindi introduce ako ni Guru Hibulid. Hindi niyo ba kilala si Gonzales Espiritu? Isang legend ko sa cycling. Tanong ngayon sa akin, napunta sa akin ngayon yung ano yung usapan. Kasi wala naman actually pumupunta talaga doon na mga malburutor dahil, mga legend. Wala, hindi masyado nilang inano. Hindi katulad ngayon, medyo okay na rin kami doon. Ang isa pang ito sir, yung noon at ngayon, pinagpo-compare nila, tinatanong nila sa akin. Sabi ko naman, ang pinaka-baseline ko yan, sabi ko, noon, tansyahan tipid kami. Ah, tansyahan. Ngayon, scientific kami. Oo nga, oo. Ngunit yung ginawa ko na ensayo ko noon, nung tinignan ko yung tinatawag yung scientific na polarized training, ganun na ganun yung nagawa ko ng ensayo. So actually, nasa tansyahan tipik kami, ngunit kung sasabihin mo ngayon sa scientific, yung format pala na nagagawa namin nun, nandyan na. Matindi nun. Kasi ang interval nila, sila lang, diba? Ang interval nun, puslitan eh. Yun ang tansyahan tipik nun. Eh ngayon, scientific sila eh. Oo nga. Ngunit, kung titignan mo yung, kasi ginagawa nila ng controversial yun, may mga nag-aaralang, pinagpaliwanag naman ako na. Siyempre, eh, panahon namin yun, hindi pa uso noon yun eh. Noon kasi, mano-mano tayong lumaki ng 80s, mga bata 80s. Siyempre, tayo noon, mano-mano tayo noon eh. Hindi na kagaya ngayon, high-tech ngayon. Kasi ang yun sa rito, siguro mas malakas. Ito ang tanong kasi na... Oo, madalas kong narinig yan. Kung halimbawa Sabi ko, magbigay tayo ng isang road, sabi ko. Halimbawa, Manila ay yung time trial ng Rosario Junction to Baguio. Kung na-break ngayon ng mga baguhan itong... Yung records yung dati. Ibig sabihin, mas maano yung ensayo nila. Ngayon. Kung hindi siguro,
kayo na magsabi kung ano yung tama. Yan ang baseline natin ngayon. Pwede, pwede. Oo, pwede. Sabi ko sa kanila. Oo, pwede, pwede. Ngayon, kung tinignan mo yung route nila, yung distance route nila, na magandang ruta sa kayong pangit na ruta natin noon. Noon. Na mahaba, mas mahaba. Mas maganda yung report nila, o halos parehas lang ba, makikita mo ngayon anong pagkakaiba ng scientific sa katantyahan. Kantsahan tipik. Diba? Oh, yung power bar namin nun, saging. Saging. O, suman. Diba? O, oh, yung power bar ngayon. Diba? Go. Tapos yung ano mo, laylay talaga na gano'n, no? Ang jersey. Oh. Oh, ngayon, ano na, body fit. Naka, ano, dry fit yung so, ngayon. Tapos yung ruta talaga, magkaiba talaga. Pangit ang kalsada noon, maganda ang kalsada ngayon. Ngayon, carbon. Noon, bakal-bakal. Bakal-bakal noon. Ang kalsada noon nga, lubak. Ngayon, spaltado. Oo. Kaya magkailo. Tapos dati, ilan kilometro yung pinakamahabang ruta nyo? May 287. Oo, 287. Eh ngayon, ilan na lang? Wala. Mga 140, 150. May 200 pa nakanaka. Iba talaga noon. Okay. Ang tirahan kasi noon, na ano mo ba, di ba? Ang ano kasi noon, habang hindi na sumasabog yung grupo, tirahan ng tirahan. Oo nga daw. Tirahan niya. Pirsahan ng pirsahan, di ba, bay? Habang hindi alam, sige, habang masama yung kasalala, tirahan. Oo, pakakakali, sige, hataw ng, kala mo ba yung kitikiti na, wala, sige. Habang hindi na sumasabog yung grupo. Eh ngayon, may pising-pising pa, may ayaw nun. Eh, magkaiba kasi yun naman ang ano, yung scientific, may teamwork na sinasabi nila ngayon na nakikita. Doon, may teamwork, eh, pag yung nagka-pwistuhan na kung sino overall, ngunit habang wala pa, wala. Kanya-kanyang placing mo nila. Okay. Pag sino yung katimbit mo na nandun sa malapit, o kung susuportahan, gano'n. So sabong, ang maigi nun, na ipagpatuloy nila, sila naman yung next generation. Next generation. Panahon nila din. Kaya ako, kung makasabay ako sa kanila, kahit iwanan nila ako, okay lang. Bakit? Kung nagkataon lang, nagkasabay kami nung kapanahonan ko, iwan ko lang. Diba? Ano lang naman yan eh. Ano panahon lang yan. Tama. Ano lang yan, hindi naman tayo tumataas yung antas ng ano na, cadence natin, kung tumababa talaga. Aminin natin sa hindi, ganun talaga. Totoo yan. Ngunit yung kaidaran natin, yung sa pwede pa kami portion, baka pwede pa, diba? Pwede. Kipagsabayan pa tayo. So, bago tayo magtapos, baka may gusto pang i-shoutout. Sa mga ano? Sino yung shoutout mo dyan? Pamilya mo, misis mo? Shoutout, ikaw lang may shoutout ko, dahil ikaw lang ano sa akin eh. Hindi, pamilya mo, kapatid mo, mga... sa mga... Diba? Mga anak mo, mga... Sa ganun. Lahat po ng mga, ano, LS ko dyan. Yeah. Ang karami kasi nila. Yan. Kaya lang, siyempre, ganun. Yung mga subscriber mo, mga ganun. Mga subscriber ko na nagtsatsagang manood sa mga, ano, pabati sa... Papalo, mga follower mo. Kahit napakakinkoy lang yung ginagawa. Hindi, ano naman yun. Maraming salamat po sa inyo. Na sana... Sa pagdating ko kay Kida Ikib ay magkaroon ako ng, sabi natin, kunting marami na mag-subscribe. Kahit lumagpas pa ka pa sa akin, happy ako doon. Kumbaga para sa akin, happy ako pag kapwa ko siklista, kapwa man nagba-vlog or ano. Kasi kumbaga sa atin, gusto lang natin, ini-enjoy lang natin yung nature of cycling. Yung buhay ng isang siklista, yun lang. Dinokumento lang natin dahil... Ang ano man sir, ano eh. Sa totoo lang naman sir, panauhin lang tayo sa mundo natin. Pagkamatay. Yes, totoo yan. Totoo yan. Tayo naman, kaya stranger. Kaya habang may magagawa tayo na ikakabuti ng kapwa natin. Yan. Doon na natin. Yan ay exactly. Yan ay exactly. Sana hindi tayo maka... ito pala, ano man yung laging ano ko sa mga previous na malaro ko. Nakasaktan man ako. Sabi ko sa inyo, part of the game. Ngunit ngayon, hindi na. Kaya kung hamunin niyo ako ng ano, ng inuman, basta kape, para alam mo yan, nangingitim na tayo eh. Na may gatas, di ba? Para kumuti tayo. tama. Ayun, so bali, ako rin, bilang pagtapos, nagpasalamat din ako dahil nabigyan ako ng chance na makaharap ko ang number 2 sa 19 nung ano, bumangalawa sa overall nung 1992. Tama ba? Yes. Oo. So, kung nataon, kaharap ko ngayon, champion. si Dulusa bang na-champion naon? Si Dulusa. Sana makausap ko rin sila, Sir Dulusa, para mabahagi ang buhay nila. Si Carlo Gibb. Si
Carlo Gabe, wala problema yun, kumpare ko yun eh. So, pag natapos tong problema sa buong mundo, maano natin? Sana matapos na para pasyal tayo. Oo, para makabiyahe na tayo. So, yun lang din. At saka, nagpasalamat ka na. Basta maraming salamat, sir, na binigyan mo ko pagkakataon. And then, mga kakida dyan, mga kapadyak, huwag nyong kalimutan i-subscribe pagkatapos nito. Hanapin nyo naman. Ayan, makikita nyo sa screen. Buhay Siklista. Ayan. Ayan, nasa harapan ko. Ayan, siya yan. Malburutor ba nakalagay doon? Basta, ito, yung nakikita nyo sa screen na YouTube channel, yun yung ano nyo. Yun yung ifa-follow nyo. Yun din ang isa-subscribe nyo, i-like and share. So, yun, nanawagan sa inyo para makatulong din kayo na ma-inspire niya yung mga ibang kabataan. I-share nyo. Kagaya ng channel namin, channel ko, kung ang Diyos, pagpalain pa ng husto yung channel namin. Kasi siya, isa rin siya sa may bike addict eh. Kaya nga, ikibyan, kabaliktaran ng bike addict eh. Back to the road tayo. Oh, kung saan man ano, marami na tayong programa, may ayuda na tayo, meron na tayong interview, meron na tayong update ng laro. So, kompleto Ricados, may bago ngayon, sana matuloy. Lahat daw ng veterano na wala nang ngipin, merong mag-sponsor na dentist saka laboratory ng ngipin. Pinagdasal ko na matuloy yan. May nagsabi na sa akin, tandaan nyo. Abangan nyo lang. Malapit na mawala. Abangan nyo lang. Makikita nyo tong vlog na to. Nako. So, pinagdasal ko na matuloy yung project na yan. Kasi nakita nila yung charity natin, yung tulong, yung ayuda natin. At siguro yung asawa ayan. Ng veterano pwede. Ayun. So, yun lang. So, sir. So sir, dito na. So maraming salamat. Lagi rin namin, lagi namin extra dito na di namin nakalimutan lagi. Ayan o, yung camera. Yan, yung ginagawa namin. Ganyan. Diyos ay mabuti. Okay, salamat. Bye-bye. Yan. Salamat. Okay.